So hello mga paps, again, it's your friend Rikinyo Turon sa YouTube at ang ituturo ko sa inyo ngayon sa halagang 5 pesos, gagawin natin yellow lens ang ating LED white blue water. So gagawin natin siyang yellow lens sa halagang 5 pesos. So instead nabibili tayo kasi dito sa amin ang isang lens is nasa 130-120 pesos. So gagawa na lang tayo ng DIY legit. Bago natin simulan, shoutout nga pala kay John Richterson Pusilero na laging nangunguna sa comment, sa pag-comment ng ating mga video uploads. So, shout out sa inyo at sa Davao Smash Club at sa FMCM Davao. So, let's start. So, okay mga paps, ang kakailangan natin gamit ay gunting at kulay orange na water cellophane. So, bili ko nito is 5 pesos. May kamahalan, 5 pesos ang ganito karami. Only rich can afford. So, only rich can afford, no? So, ang ganitong kadaming water cellophane is kaya na niyang maging kulay yellow yung 20, more or less 20 blue water natin. You serious? So ang kailangan lang natin ito, each blue water is 3 by 3 inches. So gugupit tayo ng 3 by 3 inches bawat isang blue water. So yan, isang layer lang yung kailangan natin. So pwede din kayong gumamit ng blue, green or red, pero bawal na yun. So next is tatanggalin natin ang lens. Ayan. Okay, so maiwan yung gasket. Tanggalin natin yung salamin at i-trace natin tsaka gugupitin yan para madali. Shoutout nga dun pala sa mga nagsasabi na yung relay is kailangan sa blue water para maging malakas yung ilaw at matipid sa battery. So ang masasabi ko lang sa inyo is di naman sa lahat ng bagay gagamit tayo ng relay kasi ang relay is switch. So ang ginagawa nyo is switch plus switch. So ang relay is kailangan din yan ng battery. Kumakain din niya ng battery. So, may tamang installation sa wirings natin, mga accessories na kailangan gamitan ng relay, like horn. Sa blue water naman, ang kailangan nyo lang dyan is saktong contact ng switch. Di yung mga maganda lang nga yung forma, pero di naman matibay sa loob. Ang gamit ko dito sa blue water na to is switch ng silang DVD, yung push button. Kasi yun is matibay, hindi nagbiblink yung blue water natin, hindi rin nag-iinit yung switch. So, huwag kayong maniwala dun sa mga sabi-sabi ng mga as-if mechanic na yung relay is nagpapalakas ng ilaw at nagpapatipid ng battery. Ang relay is made of coil, kumakain niya ng battery. So, ayan. Bali, ipapalaman natin yung water cellophane sa glass at gasket natin. So, hayaan nyo lang yan yung gusot. Huwag nyo lang yan pansinin kasi maya-maya, after yung mga times, after gamit natin sa blue water is magiging clean din yan. Actually, hindi ito matutunaw kapag gagamitin sa long rides kasi bago ko ito itinuro sa inyo, dumaan ako sa test or long ride na water cellophane ang gamit. So, balik na natin, dahan-dahan para hindi malos thread yung thread. Yan. Okay. So, tignan na natin ang kanyang actual installation. So, ayan. Kita nyo naman, di na siya malayo doon sa mga binibentang lens na kung bibilhin natin is dito sa amin, 130 to 120 each. So, talagang 5 pesos, kaya lang pala. Magiging yellow yung ilaw ng blue water natin, all weather. Kasi balita ko kapag all weather mas maganda yung tama niya sa asfalto lalo na kapag basa. So yan yung white natin. So yung yellow. So sample, papailawin lang natin, no? Yan, push button yung switch. Yan. Yan yung white. To yung yellow. So effective. So sa mga nanonood diyan, sana ay mag-subscribe kayo sa channel ko para mas marami o mas maganahan pa akong gumawa ng tutorial video, lalo na dun sa mga newbie or beginners. Yan. White and yellow. So, sa ganito kadaming water cellophane, uulitin ko, kaya pa niyang gawing yellow ang ilaw ng mga more or less 20 pieces or units na blue water. So, ang gamit ko dito is 60 watts TDD blue water 6 lead. Yan. So, papakita ko sa inyo kung anong ilaw niya sa gabi. Okay mga pap, isa-try na natin ang ating blue water na naka-water cellophane sa gabi. So, on natin yung dashboard.
gagawin natin yung blue water. So yan. So kulay yellow na siya. So yung ilaw na yan is dalawang blue water ang gamit ko. Naka-yellow na din yung dalawa. Yan. Siyempre gamit pa rin yung ating water cellophane. So kita nyo naman yung effect niya, diba? Yan. Naka-full wave yung smash ko. Ako lang din nag-full wave niyan. So again, sa mga nanonood, maraming salamat. At sa mga subscribers ko dyan, God bless sa inyo and stay safe sa ating lahat.